Hello guys, welcome to my vlogs. Ayan guys, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo maglinis ng sterilize ng mga baby sa bottle for using bottle feed bottle baby sa sterilize na ano, kasi dito iba yung ginagamit nila. So sa atin sa Pilipinas is yung pinapakuluan lang natin para ma-sterilize natin yung mga feeding bottle, diba? So, ituturo ko po. Hello po sa mga machine guns. Kailangan po natin matutunan kung anong way ng para sa sterilize natin. Okay? So, ito po siya. Ayan. Ito po is sterilize for the bottle baby. So, nakikita nyo po. Ayan. Madumi-dumi na yan siya. So, nakikita nyo po yan. Nagkakalawang na. Ayan. So, ayan siya. Nagkakalawang na. So, ano ang dapat natin gawin guys para hindi siya magkakalawang guys? Ang gagawin po natin is lalagyan lang natin siya ng vinegar. No? Teka ha. Yan guys, vinegar guys. 1, 2, 3. Tatlong ganito po guys ang lalagay nyo para siya sterile. So, ang gagawin natin is mag-leave natin ng mga ilang minuto para mawala yung kanya mga kalawang. No. Yan, importante po yan guys, kasi yan, naiipon po yung mga dumi sa galing ng ano, kasi yung tubig kasi dito is very madumi po, hindi po pwedeng inumin, panghugas lang po siya. So, ang gagawin po natin guys is ito, medyo hugasan po natin yan, okay? So, ang dami kong hugasin guys, pag-isensyahan nga kasi pagigising ko lang, kabe-breakfast ko lang. Ito guys. So, gagawin natin. Ayan, hugasin po natin. Kung wala kayo ganito guys, sasyalan dito. Kung wala kayo dito, pwede naman yung mga ano, yung napakuluan natin kasi yun naman ang additional lang na ano natin. Ito, pang mundo lang ito. Ito, pang ano yung talaga ito is pang malaking bahay. Kailangan mong gasa natin yung bahay. Thrice ako maglilinis ng ganito na sterilize sa ano, feed bottle. So, hugasan natin yun guys. Kailangan po maging malinis ko tayo sa mga gawain para sa pangbasak na lalo ng mga infant, kasi importante yun para po naman hindi naman sa ano, mag-expose din tayo sa mga balos at mga virus, kasi ano, hindi yung kailangan sa pag-battle, pag pinag-usapan, kasi binidede po yan ng mga anak natin, di ba? So,
gumawa po ako ng ano ng damit na malinis, kailangan ipupunas natin kasi layo sa bata. Hello guys, welcome back. Ayan, ipagpatuloy natin kasi dumating yung sir ko. Nahuli ako. So, hindi naman masyadong halata. Nahingal ako. Tinutulungan ko siya magbaba ng mga box. Ayan. So, ito na hugasan natin. Kailangan guys, malinis na damit. Pero kung hindi na use, yung pwede na siya itapon. Yun, huwag na itapon yung mga ano guys, kasi magagamit yan. Magagamit ko yan sa lahat ng bagay. Basta malinis lang po, ayun na yan. Tapos lalaban natin para naman po magamit. Kailangan po natin malinis ito guys kasi pag hindi po natin malinis lalagkit yun kasi sterilize na po diba ano yung linis natin. So ayan guys, babalik tayo sa pinaglalagyan natin ng ano ng vinegar. Tingnan natin kung maano na siya. Tingnan niyo guys ha. Tissue para malaman kung malinis na siya. Sa nakikita nyo guys, tingnan nyo. Ayan. Kalawang yan siya guys. Kalawang. So, nilagyan ko yan ng vinegar. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo, ano yung pagkakaiba, diba? Nawala yung kalawang. So, amayin ko is naging ano pa siya, maging vinegar. So, ang gagawin ko po is magpapakulo po tayo ng tubig para po mawala po yung, ano, yung amoy ng vinegar. Ayan, saglit lang po, pinapakuloan ko pa, pinapakulo po pa ako para maging malinis po. Okay? So, mag-finish product po tayo. Ayan po. I
ito po yung panghugas po natin para po mawala po yung lahat ng mga ano sa vinegar ng amoy niya, yung sa virus, yung mga dumi sa parang ano, mga ang tawag bakterya po, para mawala po yung mga bakterya. So itatapon po natin. Yan, itatapon po natin. Ayan guys, nawala na po yung amoy niya. So ang gagawin po natin is pupunasan po natin. So, ayan guys, tingnan niyo. Yulo. Ha? Wala na siyang amoy at saka malinis na po siya. Hindi tulad kanina po, is madaming kalawang. Kasi nga sa sobrang busy, hindi po nalinisan. So, twice lang ako nakalinis kasi nga talaga akong inutusan. So, kawawa yung bata. Kung hindi yung mag-ano yung ano niya, tiyak niya. Kung hindi nalinisan. So, ginawa ko, hindi ko ginamit ito. Nagpakulo lang ako ng tubig. Yun lang ang ninano ko sa faded bottle. Pero hindi alam ng amoy ko. So, yun nga. Mag-finish pa na po tayo sa paglinis. Ayan po, tapos na po, malinis na po ang ating sterilize. Ayan, pupunasan natin para masyadong ano. Ayan yun guys. Ayan, malinis na siya guys. So diba, malinis siya sa. So sana po may natutunan po kayo sa aking video na ito, na para sa mga babies, na mga mamis dyan, kung paano po tayo maglinis ng esterilize. And then, kung meron po kayo yan sa, para sa pambata po, sa baby po natin yan. If po wala po, pwede po tayo magpakulo ng tubig in the right way. So ang gagawin nyo po, kung magpapakulo kayo ng tubig, kailangan po hindi po yung ibuhos lahat yung init, okay? Kailangan po maging slowly lang po tayo sa paglagay, at maglagay po tayo ng isang baso na tubig na galing sa gripo, tapos saka yung tubig na mainit na tubig, para po hindi po siya maging ano po yung mga ngamoy yung ano niya. So ililipot natin yan mga ilang minuto, mga 20 minutes, ganun, pwede na po natin. At saka hindi po natin yan, pwede ibaban po. Kasi, papasokin po yan ng mga, ano, bakterya. Sige, salamat po ba. Sana po may natutunan kayo kang Alabuds sa paglinis ng sterilized feed bottle. Bye! Don't forget to subscribe my YouTube channel and click all the bell para updated kayo sa aking video.